Ayan, nandito tayo ngayon kay Prince Jade, no? Lagang sa Bansud. Anong barangay ito? Poblacion po. Poblacion, Bansud, Oriental, Mindoro. No, bali yun, salamat Jade sa pag-welcome sa amin dito kahit medyo tanghali na. Ayan, para lang tayo nagkakwentuhan dito tungkol sa Kalapate. Ayan, congrats pala kay Jade. Panalo na naman ikaw ngayon. Parang linggo-linggo kang nananalo sa mapuling. Nakakasabay lang. Nakakasabay lang daw. Pero yun, honestly, first, ano siya, kung sa ano eh, ang tawag ay unang bagsak, no? Apo. Pag unang bagsak kasi sa pooling or sa pan race, ano, mas may advantage yung huling bagsak. Ibig sabihin, kung taga-Bansud sila, sila yung unang babagsakan or unang lalanding yung ibon. Ayan. And Jade, kailan ka nagsimula mag-alaga ng kalapate or mag-race ng kalapate? Yung bata pa lang po ako ay nag-aalaga na po. Pero nitong bago mag-pandemic po, yung nag-start na po akong mag-race. Pero hindi po natuloy yung race. Race, oo. Kasi nag-pandemic po. Natigil po. Tapos nung nagtuloy na po ulit. Yun po ulit ang umpisa po. Saan mo nakita yung pag-race ng kalapate dito? Sa Bansud? Dito po, sa BPC po. Dito pa po kay Kuya Alderin, Magadya pa po. Ay, oo, dito sa may kabila. Dito lang po kasi. Konsehal lang yan, si Boss Alderin. Ako lang po, nung naipa-training lang po, napasabay ko lang po yung mga kalapate. Ayan. 2019? Anong pandemic ba? 2019? Yung, parang ganun. Pang 21, ganun. Ayan, kasi si Jade, yung talagang isa sa matibay, no? Sa pooling or sa land. Dito sa Bansud. Kasi medyo kalabanin namin yan sa Gloria. Lagi kami talo rin sa land. Ayan, ano yung masasabi ko, parang newbie pa rin naman ikaw, pero mostly nag-champion ka na daw rin, sabi ni Kikan. Ano yung most memorable na experience mo sa pagre-race mo ng kalapate? Yung pinaka natatandaan mo? Yung nawala ko pong ibon. Ayun, yung mabilis. Apo. Yung, may pangalan ba yan? Hulap-flap po. Hulap-flap. Ibig sabihin hulap. Apo. Yung hulap. Pan-race hanggang derby po. Overall po siya. Overall Apo. Champion. Ibig sabihin, nasaan na yun? Nawala po yun. Siguro po yung na-disgrasya. Kasi hindi ko po hilig yung ina-stack po agad ay. Kasi newbie pa lang po ako nun. Pero may paanak ka nun. Yung nasa akin para man po yung magulang. Ibig sabihin, anong bloodline ni hulap-flap? Yun po, galing sa kaibigan ko lang po, binigay lang po muna sa akin at nasa ibang bansa po siya. Sinubukan lang po. Ano, pero mabilis talaga yung ibon na yun. Pero yung lahi po niyan, galing po sa Ruastaw po na nilalato din. Finisher po ng Pangasinan. Pangasinan. Ayan, ibig sabihin, ano yung natutunan mo doon? Ibig sabihin, nawala yung ibon. Ako rin kasi nawalan din ng champion noon. Nilaro ko pa. Ano yung, ano sa'yo, sa palagay mo, sa sunod ba maglalaban ka pa din ng champion? Alamin po yung kakayanan ng ibon. Yung pag alam ng parang pwede namang ipahinga po muna, ipahinga lang po muna. Tapos na season na lang po i-race ulit. Yun, as a newbie kasi ganun din eh, no? Pero yun nga, makikita mo rin talaga yung lakas ng ibon kung hindi mo itatry. Kasi may mga ibang panser na kahit champion na, nilalaro pa nila. Kung yung magulang ay nandito pa. Ayun, honestly, ilang linggo nang mabilis yung ibon mo. Ano yung sikreto, no, sa pagiging pooling king dito sa Bansud? Yung ano lang po, yung sipag lang po talaga sa tos. Sa tos lang po ako. Hindi ka naniniwala sa bloodline yun. Sabi daw may speed bird, something sa bloodline naman po, wala po talaga akong pinangawa ka na yung mga mamahalin pong bloodline. Kasi mga unknown line po lahat yan. Kasi wala po akong pambiling ganun to sa mga bloodline nila eh. Pero yun, di ba lang, lagi kang ano, tapos nakapag-derby ka rin. Ibig sabihin, yung ibon, para sa iyo, naniniwala kang pang-land lang ba talaga siya? Kasi di ba sabi, ay hanggang land lang yan, pag nagtawid niya, wala na, parang ganun. Di ba, nakapag-derby champion ka rin naman, anong pwede mong sabihin doon? Yung sabi po nilang pang-land, pwede rin po kasi tumawid yun, nasa ibon din nasa po talaga ibon. At pag-aalaga. Sa sistema. Kasi tatlo pong ibon po yon, unang derby ko po nito nakaraan. Doon sa tatlo, yung isa, first overall ng pan-race, tapos yung isa ay fifth overall. Tapos yung isa po, nung derby na po, yung overall po siya. Ibig sabihin, isang line lang yan?
Yung magkakaiba po sila kasi mga bigay ko yun sa mga tropa, eh, palipad lang po sa akin. Pero mabilis din sila sa land. Ibig sabihin yung na-derby mo po. Dinerby ko lang po sila kasi wala po talaga akong panlaro noon. At naisak po baga akong pag-breed noon kasi bagong pandemic po yung unang race po ulit nitong South. Ibig sabihin nung nag-derby ka, di ba, natapos na yung derby, nilaro mo ulit, ganun? Opo, nilaro ko po ulit ng mga pan-race. Parang na-disgrasya po ata yung nakauwi. Ibig sabihin malapit lang siya nawala. Opo, malapit lang. Sayang yan, ano. Ayun, minsan kasi yun nga, may speed, may ano pa rin yan, eh, debate, no? Kung yung ibon ba talaga, eh, kasi minsan, sasabihin sa'yo, panland lang yung ibon ni ganito, yung sa pangapuling-puling. Ayan, depende rin kasi sa sistema mo. May mabilis din naman na, ano, na bloodline talaga. Pero tumatawid din naman na dumudulo. Depende na yun dun sa ibon mo. Ayan, ano yung mapapaya mo sa newbie? Kasi nga, hindi ka na masyadong newbie. 3 years to 4 years ka na rin naman. Ano yung masasabi mo or mabibigay mo ng payo dun sa mga papasok dun sa larangan ng pag-iibon? Yung ano po, yung kumuha na lang po ng ibon sa kakilalang umuwi naman po yung ibon. Umuwi. Ikaw na lang po yung mag-a-adjust sa mga conditioning at yung... Sa sistema. Po, sa sistema. Ayun. Sa ngayon, ilan yung panlaro mo sa South? Sa South po ay 3 na lang po yung pang-MSB ko, tapos isa pong Orange BMPSI. Kay bali pang 4 po. 4 lang. 4 lang na YB. Opo. Ayun. Ano yung sistema ang ginagawa? Kasi nga, parang linggo-linggong nananalo ko eh. Sa pooling. Sa pooling muna tayo and fundraise. Ano yung usual na sistema mo in a week? Paano mo na papabilis yung ibon? Pwede mo bang ibigay yung sekreto or something o yung sistema mo? Wala naman po kasing sekreto kasi yung ginagawa ko po na nakuha ko lang din po sa mga napapanood ko po sa mga YouTube mga ganun. Yung inadapt ko lang po sa sistema ko. Ano yung usual na ginagawa mo kung maaari padating yung ibon or new YB pa lang, anong ginagawan mo na ba siya ng anong... YB pa lang po yung hindi po ako masyadong magbigay po sa gamot sa YB kapag yung YB pa. Ay, tamang idea lang po ako palagi. Yung nire-raise mo kasi ngayon, napansin natin, di ba? Pang South na siya na YB, tapos mabilis siya. Ano yung una mong ginawa sa kanya? I mean, ano yung patoka or para bumilis o motivation lang din talaga? Kung ano lang po meron akong patoka, eh, pag minsan po wala talaga akong pera. Anong patoka binibigay mo pang manok? Pang pellets nga lang po minsan. Ibig sabihin wala sa patoka? Wala din po. Sa gamot, wala rin? Sa gamot po, nakakatulong din po, pero subok ko na po talagang wag po masyado muna maggamot pag malapit pa lang po. Pwede mo ma-discuss kung anong gamot or sekreto yon? Yung mga na lang po, mga tama, kahit ano pong enhancer, pwede po. Enhancer. Kasi lahat po ng gamot, nasubukan ko na po nung una po kung ako nag-race. Okay naman po, nasa paggagamit lang po. Kasi yung laban dito is pababa, pag bumaba yung ibon, yung tawag nila doon ay trapping. Sa trapping. Ano yung mapapayaw mo sa iba sa trapping? Kung bibigyan mo sila ng payo? Sa trapping po, kailangan motivated po yung ibon. Tsaka kailangan po ano yung territorial po siya para sa akin. Ibig sabihin, pag YB pa lang, katulad ng maliit mong loop na yun nasa likod natin, nandun na siya mula YB pa lang? Or malaki hindi po, na? Nasa malaking loop po muna. Saka ko po nililipat pag yung habol na. Medyo nagmamatured na po sila. Ganun pala yung discarte. Pero pwede rin, nagawa ko rin po yun kapag, depende po sa race kasi may 90 days po, may 50 days. Pag maaga po yung race nila, inaalipat ko po agad talaga saan. Doon sa widowhood, parang widowhood yun. Parang ang tawag din na dito ay loop to loop loop. Yun yung ano. Single loop. Single loop or single loop. Yun, nitong last, sabi mo nga, nagkasakit yung ibon mo. Kasi ilan yung nawala? Mga 6 po. Ano yung ginawa mong medication para ma-stop yung ganun? Anong nakita mo? Adeno ba yun? O sipon? Parang going light po, tapos napupunta na po sa baliling. Sa baliling. Ano yung usual na ginamot mo? Kasi nag-stop. Puro herbal lang po, kayo, mga oregano po. Oregano. Ayun, sa oregano, kasi sa natural, ano yun, araw-araw mong binibigay? Pag ano po, talagang may sakit po siya. Araw-araw po. Pero kapag yung wala naman pong may sakit, kahit 3 times lang po. 3 times a week, yun. Tuwing umaga lang sa tubig. Tsaka plain water na po.
Yun, ideal po pag may budget mo. O, minsan wala pong budget talaga. Ligo-ligo naman yung may cabbage. Magkaka-budget yun. Okay. Ayun, sa gamot nga, di ba nakapag-champion ka nga sa derby last South yun. Kasi mahirap kasi yung race namin sa South. Super init, katulad ngayon mainit. Kaunti yung ibon na umuwi talaga, honestly. Ako doon, makwento ko lang, 25 ibon ang nilaro ko noon kasama ko si Jade. Nag-champion naman ako sa BMF, parang limang race tayo na, no? Sunod-sunod yun. Ayun, ano yung possible na gagawin mo ngayon? Kasi South ulit tayo. Ano yung sistema mo mula Monday to Sunday? Monday ba nag-cleansing ka or something? Monday po yung... Natural lang po yung pang-cleansing. Bawang organ na lang po. Ganun. Sa tubig? Opo. Uh-huh. Tapos yung Tuesday to Friday po, yung mga pang-enhancer po. Sa pang-enhance, yun yung mga ideal, ganun? Opo. Tsaka yung mga pang-multivitamins po. Sa tubig din? Kahit ano pong enhancer na ano po, yung available po at affordable. Kasi hindi naman po tayo lahat pare-parehas ng budget. Yung iba po, yung kung ano lang po yung pero kaya. Pero sa iyo, di ba sabi nila pang nagpalit ng gamot, parang nawawala na, na-off or something. Sa iyo, ikaw minsan nagpapalit ka rin ba ng gamot or enhancer? Nung una po, papalit, yung unang-una talaga, yung unang race ko po. Papalit-palit po ako kung anong mapakinggan ko, yun gamit ko. Nagtataka ako biglang nawawala sa bilis ko talaga yung ibon. Naninibago po siguro yung katawan ng ibon na binibigay sa gamot. Ayan, yung bloodline sa iyo mahalaga din ba? Anong bloodline ba ibon mo dito? Talagang anong line yung sa kanya? More on ang sikreto mo ay training. Halos araw-araw ka ba nagti-training? Alam ko araw-araw ka nagti-training. Hindi po, may pasok na po kasi ako araw-araw ngayon. Kaya kung ano lang po ang available na ano. Pero nagti-training ka sa loob ng isang linggo? Sa isang linggo po hindi po ako nawawalan ng kahit santos. Ano, ilang kilometer yan, possible? Paglan mula parang, dito sa Bansud. Bansud po ay... Saan ka nagtutos, Mansalay? Ang pinakang breaking point ko po yung dito lang po sa may Bungabong C5. Yung pinakamalapit po. Pero yung pinakamalayo, hanggang Bulalakaw po. Pag malayo na yung race, Bulalakaw pag ka na? Pag derby na po, mga Bulalakaw hanggang Mansalay po. Ano yung parang twice a week, ganyan? O, depende opo, kung wala kang pasok. Twice or three times po, opo. Ayun. Alas loop play lang po kasi. Open loop. Parang open loop nga yung ano, kasi namin nasa labas na ibon si Jade. Medyo kaunti lang rin yung ibon niya. Pero honestly, lagi siyang nasa pangalan sa Yona. This past race natin, lagi siyang nandun sa unahan. 21st, basta nasa top 10 siya. Hindi ko alam kung anong din yung line niya. Nasa pag-aalaga lang din siguro and yung sa sistema niya kung paano pababae, no? Pero yun nga, as a pooling, magaling ka sa pooling, ano yung possible na sikreto mo sa pag-aalaga ng ibon? Baka maitanong nila eh. Kasi nga, iba-ibang line ng ibon mo, ma-debunk na natin yung speed bird, di ba? Apo. May possible na speed bird and yung sa long distance na bird. Pwede pa lang yung long distance. May nanalo ka rin sa derby. Apo. Ano yung talagang naging sikreto mo at lagi kang nasa pooling or sa Yona? Yung tas lang po araw-araw talaga. Tas lang, oo. Pag nasa malapit lang. Opo, pag yung mga fan races pa lang po. Oo. Ayun, yun yung isa sa sikreto ni J-Tos. Pero yung pag nadating may ibon mo dito, talagang trapdoor. Pag ano po, yung... Pag hindi po talaga siya lumampas doon sa karamihan. Kami, pag, kasi first ka naman kanina, ano yun? Umikot pa? Umikot pa po yun. Lampas pa po. Galing pa pong north yun. Ang dito po, kung, ibon, dito po nang galing yung akin sa may pick-up po. Dito lampas pa? Na po. O, lampas nga yun. Kasi yun nga, unang bagsak si Jade. Naungasan, anuhan pa niya yung mga taga-Gloriano. Naguguyo po kasi ng marami. Naguguyo. Kasi yung ibon kasi, pag malapit pa lang is... naguguyod pag hindi sanay sa track or sa training, sinasama, bumabalik lang yung ibon. Kung alam na nilang napapalayo sila, bumabalik yung alapate. Ayan, may isa shoutout ka ba na kung sino yung sa team mo or something na kalapatids dyan? Yan, shoutout po sa Team Busog. Kina-preskikan po kina Sir Bumper, Sir Bert. Yan, sina Rosas po. Yan. Bali yan, si Buskikan ay President ng Bansud, MPSI.
Anong mga club mo dito? Yung marami po akong sinalihan po nito nakaraan. Yung Sumagi po, Bansud, MSB, Bipa. Akala, ang nakasali ka nga pala Bipa sa MSB. Po. Tapos Alab po. Alab. Mm. Ayun, sa cleansing, more on natural ka talaga? More on natural po. Magastos po kasi kapag puro mag-antibiotic po nang saan eh. Ayan, thank you sa pag, ano ulit, welcome sa amin. Hope makabalik ulit kami dito sa part 2 pag champion ka na ulit. Salamat and good luck sa race mo sa South. Thank you.